ay tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Maganda. Ay, 12:25 pala, akala ko 15. Ano na, malapit na. Kapit lang, guys. Yung nagiging dyslexic talaga ako sa mga numbers minsan. Kapit lang. Pag may nakita akong 1 and 5, akala ko 15. Akala mo kaagad, ano? Alas 12 lang pala. Nakakalurky talaga. Pero kapit lang. Alam mo, pinagtataka ko talaga, partner. Bakit ganun, no? Ang dali-dali para sa atin, umipon ng sama ng loob, pero walang makapag-ipon ng pera. Nakakainis. Ang weird. Ba't ganon? Diba? Ang dali nating umipon ng chismis. Ang dali nating umipon ng libag. Ayoko nga yun eh. Oh. Pero bakit naiipon pa rin? Kaya nga eh. Tapos yung gusto nating ipunin, hindi maipon-ipon. Yun yung ayaw mangyari. Ano ba yan? Tulungan nyo nga kami. Baka naman may tip kayo dyan. Yung mga nalalaman sa buhay. Ay, hindi, partner. Pera na agad. Wag na yung tips. Diretsahan na, no? Rekta na. Baka naman may pera kayo dyan. Baka meron kayong mga pera, pwede ipamudmud sa mga ampas lupa ninyong mga kaibigan. Ayan. Pero kapit lang, mga kabisyo, ano na, 13th of June. Yes. Konting tiis na lang, sweldo na. Baka nga this, baka bukas. Pwede nga. Maibigay na yan bukas, di ba? Nakaka-excite naman. Kung meron ng budget, baka mamaya, di ba? Totoo. Kapit lang, mga kabisyo. Alam mo ba, nananaginip lang ako, sana talaga meron tayong tambalanista na sobrang yaman. Sabi ko sa'yo eh, matagal ko nang panaginip yan. Matagal ko ng pangarap yan. Pero yung napapanaginipan ko na, feeling ko malapit-lapit na eh. Hindi, pero mas specific kasi, yung parang, yung ibig sabihin ng malapit-lapit na siyang kunin ni Lord. Mali ba sabihin ni Lord, ay mali yung intention nyo, babawiin ko yan. O hindi naman, ang intention namin, makasama niya na kaagad si Lord, di ba? Hindi, minsan talaga, naiisip-isip ko kapag ganitong mga petsa di peligro na ganyan. Naiisip-isip ko talaga yan eh, na parang, ano kaya kung merong sobrang yaman na tambalanista, tapos sobrang tindi nung epekto natin sa buhay niya, na yung tipong kasama tayo talaga sa last will and testament. Mga ganun. Lugulatin na lang tayo isang araw. Correct, no? Diba? Na parang, by the way, this is attorney. Ganyan, pinapatawag po yung dalawa, tapos tayo kakabahan tayo, bakit tayo pinapatawag ng lawyer? Yung pala, kaya tayo pinapatawag kasi kasama tayo dun sa mga ano, yung mga makikinig sa mga mamanahin, 'di ba? Baka naman po may ganyan. Pero pasensya na po na. Naiisip-isip po namin itong mga bagay-bagay na ito kapag ganitong petsa di peligro. Lilipas din po ito. Lilipas din po itong pangarap namin na may tambalanisang mabilis nang mamatay na mayaman po talaga na papamanahan kami. Lilipas din po ito, promise. Pag hindi na po kami lipas sa gutom, promise. At saka wala naman masama, hayaan nyo naman, na. Malamang kayo din, may kanya-kanya kayong mga panaginip, mga pangarap sa buhay, correct, na ikaluluwag-luwag ng status. Tama. Status ng buhay ninyo. Yan, diba? Hayaan nyo na. Yun naman yung talaga gusto natin eh, diba? Na eventually maging nakaluluwag-luwag. Oo naman. Sa estado sa buhay. Siguro ganyan, pwede na yung mga 35% na share ng kayamanan ng mga pinakamayaman nating tambalanisa na nakikinig ngayon na nag-iisip. Pwede na yung 65% o. Sa pero, pamilya, no? Oo. Kasi baka naman, okay na nga sa akin, diba? Partner, ang 10% basta totoo. Actually, okay na nga sa akin ng 10K. Basta totoo. Actually, okay na nga sa akin ng 1.5. Diba? Basta totoo. Charot, diba? So, alam na po natin, lagi natin itong sinasabi kapag kaganito na laging kulang, hindi umaabot yung sweldo hanggang sa susunod na araw ng sweldo. Una sa lahat, ba't nagugulat pa?
Wala namang bago. Correct, dapat sanay ka na. Pangalawa, dahil alam mo na nga may mga ganyang klase mga eksena, dapat alam mo na kung paano magtipid. Dapat alam mo na yung mga paraan para kumita ng extra. Tama. Ganun. Alam mo, sobrang normal sa ano natin, no? Sa pang-araw-araw na pamumuhay, yung talagang maglalaan ka ng minuto or oras, actually baka nga yung buong araw, na mag-iisip ka kung paano ka kikita ng pera. Mm-mm, walang araw na lilipas na hindi mo iisipin ng pera, eh, na parang, eh sige, basta ano lang, chill lang ako ngayon kasi hindi ko naman kailangan, hindi ko naman problema ang ay, pera. Ay, meron akong kakilalang ganun. Ba't hindi mo pinapakilala? Hindi, plastic siya. Dahil wala nga taong hindi nag-iisip ng pera. Diba? Oo, normal sa araw-araw natin pumuhay yun. Nag-iisip tayo paano kikita ng pera. Correct. At saka, diba, bakit tayo, pagka tayo namamasahe, may perang involved dyan. Yes. May bibilin ka na something, may perang involved dyan. Kaya ka pumapasok at nagtatrabaho, yes, may perang involved. Bakit ka nag-aaral? Para eventually, kapag ka tumanda ka at nakagraduate ka, magkakapera ka. Tama. Diba? Sa tuloy na buhay, bawat kilos, gastos. Mm-hmm. Kaya yung nagsasabi na hindi nila kailangan ng pera ngayong araw na to. Ay nako, mga plastic kayo. Kapag ka ganito, kulang yung pera namin, mainit ang ulo namin. Di kailangan naman talaga natin yan. Diba? Sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya, important issues, kung kulang, gagawa tayo ng mga para-paraan. Diba? Sana siguro, pwede tayong mag-naisip po nga ngayon. Ora mismo, on the spot, sana maglaan tayo kunyari ng mga 5 minutes. Tapos manawagan tayo sa mga tambalan isa nating mayayaman. Yan. Padala po kayo ng pera, tapos bibigyan. Pasensya na po. Pasensya na po. Lilipas din to. Hayaan nyo, nagutok po kasi kami. May gutok po kasing factor dito eh. Kaya namamalimos na po yung tambalan. Kaya kayo kaya, di ba? Kayo kayo makaramdam ng gutom. Didiskarte talaga kayo. Siyempre, ang tawag dyan, diskarte. Kaya ito yung lagi nating sinasabi. Hindi dapat na, alam mo na nga, kulang yung pera, kulang yung budget, tapos hindi ka pa didiskarte. Una, hindi ka pa mabait. Yan. Pag hindi ka mabait, mahirap kang pautangin. Ay, ha? Ay, magugutom ka. Mamamatay kang dilat sa ang true mata. Eh, siyempre, di ba, yung mga mababait, yung mga may ambag sa buhay mo, kapag ka nangutang yan, hindi man maibigay yung buong amount na kailangan mo, di ba? Meron eh. Totoo. Na ibibigay sa'yo kasi nga, mabait ka. Pero kapag ka may ugali ka, isang diskarte po maging mabait. Sa totoo lang. Di ba? Kasi kung may ugali ka, mahirap kang pahiramin ng pera. Totoo. Mahirap kang pautangin. Mahirap. Naku, hindi ka sisyara ng ulam ngayon, di ba? Kasi isang diskarte, bakit i-share ka ng ulam kapag kakulang na, di ba? Eh, balita ako ngayon, isang kapitbahay niya, magse-celebrate ng birthday mamaya, may handaan, hindi ka imbitado. Oh, pag hindi ka mabait, hindi ka invited. Pero kapag mabait kang kapitbahay, umaasahan ka, kapag ka panahon ng pangangailangan ng kapitbahay mo, nawala sila, ikaw yung taga-receive ng Shopee tsaka Lazada nila. Pag may handaan, di ba, hindi ka makakalimutan. Eh, siyempre, ito yung kapitbahay ko na lagi nag-receive ng delivery ko. Minsan, nag-aabono pa. Di ba? Sa panahon ng pangangailangan at birthday, nako, spaghetti, ano na talaga, sure na yan. Pasok ang spaghetti sa kapitbahay na yan. Totoo, imbitado ka na, may uwi ka pa. Totoo. Diba? Totoo. Lagi kang iisipin. Correct, kaya magpakabait tayo. Totoo yun ha. Sa mga nag-iisip, paano ba ako kikita ng pera? Paano ba ako mabubuhay na maayos at hindi nagugutom? Ano bang diskarte ang pwedeng gawin? Yan na. Una yun, maging mabait ka. Kabaitan. Hindi ka gagasto sa kabaitan correct, mo. Correct ka. Maaari nga, nakakatawang isipin. Parang ano yun? Diskarte, maging mabait? Oh, hindi, pero totoo eh. Hindi ba tayo mismo, ikaw mismo, kabisyo na nakatutok ngayon? Hindi ba kahit wala kang budget na extra para sa ibang tao, pero kapag kayong lumapit sa'yo, ang bait sa'yo, diba? Tapos naglilingkod sa'yo, kung ano man yung nagagawa niyang kabutihan sa'yo, hindi ba't gagawan mo ng paraan? Correct. Yun nga, hindi man mabigay sa'yo yung full 2,000 pesos na hinihiram mo, diba? May pa 200 yan. Totoo. Diba? O kaya hindi man mabigay yung 200, may pakape yan. Para may masmasan ka, mga ganun. Kahit pa kape at least, di ba? Oo, pampainit ng sigmura, yun naman, ano. Kailangan natin yan. Na basta maging mabait, mga kaibigan. Yan nga yung golden rule, di ba? Yes. Good karma ang tawag dyan. Totoo. Kung mabait ka sa kapwa mo, mabait ka sa mga tao na kapalibot sa'yo, kabaitan din ang ibabalik sa nila sa'yo. Totoo correct. Yun, ha? Totoo yan. Kaya kung sinasama-sama ka ngayon, alam na this. Alam na. Kapag ka mukhang parang, basta parang hindi na nag-ano. Basta. Parang, di ba? Alat-alat lagi ng araw yan, ko. Yan. May posibilidad po na may kailangan baguhin sa ugali. Yeah.
Ayan. O sana po ay makahanap ng maayos na diskarte ang mga mag-asawa, mga single parents, ang mga tita na nag-aalaga ng mga pamangkin, kayo pong lahat, tayo pong lahat na nagkukulang ang sweldo, importantisyos na mahanapan po natin ang diskarte yan. Totoo yan, kaya ang tambalan, alam nyo po, sobra naming na-appreciate, sobra kaming grateful doon sa mga tambalanisa namin na at random, nagpapadala sila ng pagkain. Ayan naman naman po, nag-uumpisa na naman po. Sinisimplihan lang namin. Nag-uumpisa na naman po yung panghihingi ni partner. Gutom na po siya talaga. Padala niya na po ng kanin to. Kulang na po siya sa carbohydrates. Lagyan naman ng sauce ng giniling o kaya kaldereta. Okay na yun. Para adobong, may lasa naman. Yung sauce ng adobong sitaw, sarap. Pwede din. Alam mo ba, mahal na ng sitaw? Isang beses mo. Yung nga kasama. Hindi, naalala ko lang na kaya kulang ang pera. Kasi ang mahal na ng mga gulay. Isa pa yun. Nung isang beses gusto ko ng adobong sitaw, hindi kami nakapag-adobong sitaw. Kasi ang mahal. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi parang 15 pesos, 3 piraso. Sabi ko, totoo ba? 5 piso na isang piraso. Gano'ng kahaba yung sitaw na yun? Yun ang sabi ko, lubid ba yan? Gano'ng kahaba yung sitaw? Makakalarki. Pwede ba mag-bugging dyan? Matibay ba yan? Ang mahal eh. Kaya diba? Mo, hindi parang basta sinabi niya parang 15 pesos, parang ilang piraso, hindi makakabuo ng, kung may giniling kami, parang hindi makakabuo, giniling siya na may konting sitaw. Alam mo, parang ganun. Eh, ang plano niyo, ginisang sitaw oo, sana. Oo, adobong sitaw sana. Ah, okay. Meron akong alam, mura lang. Ano pero yan? Mas maraming uod. Mas maraming uod. Uod na may konting sitaw. Yun mura lang, sobra. Nakakalurky, di pero... Malasa na yun. Hindi mo na kailangan ng karne. Hindi, tsaka sa bagay, parte, umaarte ba ako? Oo. Huwag na tayong umaarte, di ba? Meron ako naman sa loob ng chan mo niyan. Ayaw nga. Kumbaga, dadagdagan ko lang ng friends yung mga uod ko sa chan. Sa bagay, sige, block mo na sa akin sa niyan. Yung uod na may konting sitaw. Hindi kasi kaya nga, di ba, topic naman natin na nagkukulang yung sweldo. Kasi ang mahal na din ng mga bilihin. Totoo, sa totoo lang, sobra, hindi sobra. Na rin siya, hindi na rin siya talaga mura. Meron nga akong napasukan na isang mommy group. Parang, nasa ibang bansa sila. Tapos ang splok nila dun sa mommy group, nagtanong sila na parang gusto na nilang bumalik ng Pilipinas. Okay. So ang tanong nila dun sa grupo is, magkano ba dapat yung combined income ng nanay at tatay or income ng pamilya para masustain ang life sa Pilipinas na komportable. Ibig sabihin ng komportable, alam nyo na yun, yung hindi natin nararanasan ngayon. Yung hindi po nalilipasan ng gutom, correct, diba? Nakapagbabayad ng tama ng bills, may utang pero nakakabayad kahit papano. Tapos yung yun, nakakapag-travel paminsan-minsan, mga ganong. Basta yung ano, yung komportable, yung paminsan-minsan nakakapagpa-deliver. Yan, hindi naman kaya. Yung kapag nakapaghanda pag may celebration. Correct, kapag gusto mag-grocery, yung hindi masyadong maraming iisipin bago makapag-grocery, yung ganon pong komportableng buhay. Totoo. Yun yung tanong niya. So magkano? So ang sagot ng mga tao doon dito daw sa Pilipinas para komportable. Ito ayon lamang doon sa mga usap-usapan doon sa mommy group na yun. Dapat ang combined income na mga 150 to 250,000. Talaga ba? Oo. Ayun, nag-unfollow ako sa mommy group. Yun ang ginawa ko. Para hindi sumama yung loob ko, nag-unfollow ako dun sa mommy group. Ganun lang yun! Alam mo lagi sumama ang loob mo, di ba? Naramdaman mo, di ba, na parang kulang na kulang ka. Nasampal ako ng slide. Nabasan kuha natin yung 250,000. Yun? Doon na natin sa basic part. Doon sa 150 na sinasabi nila. Nakakalurky. Pero ibig sabihin, ang punto lang, kaya nila sinabi yun, hindi na rin kasi talaga mura. Ang kung halimbawa, ang mga anak mo ay mag-aaral sa mga private schools. Magkano ang mga private schools? Ganon yun yung description niya kasi ng comfortable life eh. Private school nag-aaral, yung mga bata, yung mga ganern. Yun yung sinabi nila. So, dahil na yun yung mga usapan nila, hindi ako naka-relate. So, umalis na lang ako dun sa mommy group. Bye-bye! Kayo-kayo na lang mga nakaluluwag-luwag sa buhay mag-uusap. Babalik ako sa mga hampas lupa friends ko. Charot! Ang lakas mo ka-pressure, no? Kung nakita mo parang grabe, pero, ito yung kailangan ko para masustain ko ng komportable ang buhay ko dito pamilya. Dito sa Pilipinas. Yun ang sinasabi nila. Pero, sa totoo lang, hindi naman kailangan ganun kalaki. Madami pong magagaling mag-discarte, mag-ipon, nakakahanap ng mga good deals at nakakapagpaaral ng kanilang mga
anak na maayos nang hindi kailangan ganun kalaki. Totoo, yun naman kasi ang normal naman talaga dito sa Pilipinas. Hindi naman normal yung 150,000 nakita. San yan? Nang ano, na, correct, na mapuntahan. Trot, oo. Yun ang katotohanan sa lahat. Oo, oo, medyo totoo. Nakakalungkot na ano eh, na nakatotohanan kung yun talaga yung ano ha. Parang tatargetin mo na sweldo na parang nakakalungkot naman. Kasi walang parang oras sino na ako nagtatrabaho pero kahit gawin kong 10 o 12 oras ako magtrabaho, hindi ko aabutin yung 150,000 to 250,000 a month. Meron naman dito nagsasabi mga 50K daw. Ganon. Ah, okay. Oh. Ah, sabi nung isa, matandang mayaman na lang siguro talaga ang solusyon ko. Magandang tip din magandang yan. Magandang tip din yan. Diskadistarte lang yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!